Ayan. So, mataas yung or maraming bakal sa loob nito. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Again, it's me, Crazy Tess. So, how is everyone? Kumusta po kayong lahat? I hope everyone is safe and fine. So, ayan, kumusta na yung mga gold addicts natin dyan, mga reseller natin dyan, or yung mga mahilig sa alahas at may problema kung ano yung dadalhin nila pag pumunta sila sa mga jewelry gold shop. So, ayan guys, don't worry, I'm here to help you. So, for today's vlog, katulad nga ng sabi ko, ipapakita ko sa inyo yung isang way, yung pinaka-basic way kung paano ninyo matitest kung may bakal or wala yung isang alahas. So, ayan. I-share ko sa inyo guys ito kasi ang dami kasing nagko-comment kung paano ba, ano ba yung dapat dalhin, Miss Crazy Tess, so ganyan. So, ayan guys, tara, samahan niyo ako. Okay, so ayan guys, dito sa ating table ngayon, meron tayong tatlong bracelet dito. Dalawang bangle, tapos isang bracelet. Ito yung Tiffany & Co. clip type bangle. Both sila na Cartier inspired. Ito yung screw type. So ngayon guys, tignan natin kung alin nga ba dito. Paano natin madedetect kung merong bakal sa loob ng isang alahas? Alin kaya sa tatlong ito yung may bakal? Kasi doon talaga nagkakaproblema na meron ngayong mga bumibili ng buong Cartier or ito daw ay meron daw siyang bakal tapos hindi na daw gustong tanggapin ng mga sanglaan. So ngayon, para maiwasan yung mga ganong pagkakataon, so ano nga ba yung gagawin natin? So ayan guys, papakita ko na siya sa inyo. So ang pinakauna ninyong gagawin guys is of course, i-download nyo itong Gold Detector app sa may Play Store or App Store. So ayan, Gold Detector app. So yan yung pinakaunang i-download nyo kasi yan yung kailangan ninyo. Kung katulad nga ng sabi ko kanina, kung ayaw nyong magdala ng magnet, i-download nyo lang itong Gold Detector app. So, ngayon, disclaimer lang guys ha, ang mga ganitong uri ng alahas, meron talaga siyang konting bakal, lalong-lalo na dito sa may lock dito. Kasi ito ay may spring, of course, para magkaroon, yan, nagbubukas-bukas siya, diba? Dito kasi sa loob, may spring siya. So, ngayon, yung spring na yon ay hindi siya ginto, kundi bakal yon, ibang klase ng metal. Pero, dito sa mga to guys, ito, like this one, itong screw type, dapat wala tong halong bakal. And also this one, clip type bangle, tignan natin kung meron nga ba siyang bakal o wala. But, ganun din naman sa mga necklaces ninyo, meron talaga silang mga bakal dun sa part na, kung saan meron, dun sa part ng lock. So, ayan. Tignan na natin. So, open na natin pag na-download nyo na yung Gold Detector app. Click nyo lang siyang ganyan, guys. So, ayan. Magpapakita ang ganito. Ito, pag na-download nyo na siya, nag-work siya kahit wala kayong internet connection. Okay lang. So, ayan. Press start nyo lang siya and then click yung Gold Scanner. So, ayan. Itong Gold Scanner na to, guys. Ayan siya. Ito yung nagpapakita. Okay? Ito yung nagpapakita ngayon. Unahin natin itong, unahin muna natin to guys, itong screw type bangle. So ayan, itong screw type bangle, sa mga mahilig sa alahas, alam nila na ang screw type, kaya nga screw, dahil wala dapat siyang bakal. So ngayon tignan natin kung ito ba ay may bakal. Ay, sorry. So ang gagawin nyo lang, itong alahas ay itatapat nyo dito sa may part dito sa taas. So, ayan. Nakikita nyo yung number na hanggang ganyan lang. So, stagnant lang yung number. Walang pagbabago. Ikutan natin siya. Ayan. So, wala kayong naririnig na sound nitong Gold Detector app. So, ganyan siya guys. So, ayan, kahit saang part, wala kayong maririnig. So, ang ibig sabihin lang nito, okay? Ang ibig sabihin lang nun, na this one is clear siya. Wala talaga siyang bakal. Okay? So, clear. Pure gold. Ito ang ibig sabihin. Pure gold.
So, ayan, tulad nga ng sinabi ko, pwede kayong mag-download nitong app na to, lalong kung pupunta kayo sa mga, sa Ongpin, or sa mga jewelry shop, tapos may pagdududa kayo kung ginto ba yon or bakal. Ngayon, isunod naman natin ito, guys. Itong clip-type bangle na Cartier-inspired din. Tignan natin kung may bakal. So, sa mga nakakaalam na, alam ko alam nyo na ang sagot. Pero, ito siya. Kapag na, anuhan. Ayan. Okay. Ayan. Itabi natin dito sa may malapit sa lock. Okay. Ayan. Naririnig nyo? Naririnig nyo ba yan, guys? So, ayan. Lapit natin siya. So, eto. This one, guys, is clip-type bangle. Ang clip-type bangle, tignan natin. May bakal ba siya? Tignan natin. Wait lang. Ayan. So, mataas yung or maraming bakal sa loob nito. Okay? So, yun nga. Meron talagang bakal itong clip-type bangle. Ayan. Narinig nyo naman na tumutunog siya. Madaming bakal to sa loob. Sa mga nakakaalam na talagang meron kasi nga clip-type bangle dito sa part na to, dito sa part na to, yung spring niya dito is bakal talaga. Kaya, maraming mga sanglaan nang hindi tumatanggap ng ganitong uri ng alahas kasi meron nga siyang bakal. So, ayun guys. Simple lang. Ganun lang yung gagawin ninyo. Ito naman, itong Tiffany & Company. Tignan natin kung madedetect niya yung konting bakal sa may lock. Tignan natin. Ayan. Okay, so walang tunog. So, yan guys, this one is safe. So, dahil konting-konti lang yung bakal nito, yung part lang na spring is safe siya. Kaya lahat ng sanglaan, tinatanggap ang gantong uri ng alahas. But this one, guys, katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, ito, pili lang yung mga sanglaan na tumatanggap nito. Ito, pure gold siya. Ayan. Yun nga lang, inspired lang siya or hindi siya original. Mga kopya-kopya lang dito sa Pinas. Kasi mahal talaga yung Cartier talaga na original. And i-download nyo yung gold detector app. And then pwede nyong dalhin yung cellphone nyo lang. Safe na kung bibili kayo ng mga gantong uri ng alahas. Pwede nyong nang malaman kung meron nga ba silang mga bakal o wala. So yun guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito and gusto ko na rin kunin ang pagkakataon nito guys para i-vlog yung aking mini crafts or yung mga maliliit na bagay na ginagawa ko. If you like my earring guys, this is just a fashion jewelry. So ayan, personally made ko siya. So kung interested kayo, affordable lang to guys for only 150 pesos. Kung gusto nyong mag-avail, malaking bagay po yun para sa akin. You can message me on my Facebook page, Crazy Tess Vlogs. So ayan guys, this one is just a fashion jewelry siya. Ako ang mismong gumawa nito. So, kung makaka-avail po kayo nito, matutuwa po ako. And, siya nga po pala, shout out na rin dyan guys sa mga resellers like Cherry Lim. So, kumusta ka? Sana safe po kayong lahat. And of course, sa mga kaibigan ko na rin dito sa YouTube. Ayan guys, kumusta kayong lahat? Si Miss MC, kumusta ka po? Maraming salamat kasi lagi kang nanonood ng video ko. So, ayan guys. So, hanggang dito lang ang video na ito. Ayan, laging tandaan guys, pag bumili kayo ng ginto, dapat siguraduhin ninyo para hindi kayo magoyo. So, ayan, hanggang sa susunod na video, guys. Kung may mga gusto kayong request na mga content or topics, i-comment nyo lang dyan sa baba. Or kung may mga hindi kayo nagustuhan sa sinabi ko, pwede nyo rin dyan i-comment sa baba. So, hanggang dito na lang ang vlog na to. Hanggang sa muli, Crazy Tess.